Naging mapaghamo ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Meron hong isiniwalat mga kaibigan, ito hong si Senador Pambilo Ping Lax. Alam niyo ho si Ping, dito ho kay bibilib eh. Bakit gamo ka Rex? Ang galing ho ng intel ho niya, yung mga intelligence ho niya, para ho makakuha ho yung datos, yung sinasabing korupsyon dito ho sa gobyerno. At meron ho siyang isiniwalat regarding ho dun sa ano, yung umano'y bilyong pisong halaga, yung sinasabing katiwalian, yung pag-import ho ng baboy, di ba? At kamakailan, di ba't naghigpit ho sa mga palengke yung pagtaas ho ng presyo? Eh kumbaga ho dito, abay, nagawang pa ho nila ng paraan para ho mag-overprice. Dahil dun ho sa plenary session, mga kaibigan, sinabi ho ni Ping Lacson na pag-alaman ho niya mula ho dun sa loob ang tanggapan ng Department of Agriculture, meron daw hong nangungulekta yung sinasabing tongpats, di ba? Mula ho dun sa 5 hanggang 7 sa bawat kilo na inaangkat ho na baboy. Ibig sabihin, abay, billion ho pinag-uusapan ho dito, di ba? Dito ho sa nakawan na to. At naibibigay daw mo ito dun ho sa mga pork importer dahil dun sa ano? Dahil hindi daw ho aabot doon ho sa 44.64 yung kanilang kita mga kaibigan doon ho sa bawat kilo ho ng baboy, ito hinibibenta ho nila doon ho sa halagang 284 kada kilo. Diba? At yan ho yung binigyan din ho ni Ping Lacson. At sabi ho ni Ping, supportado daw ho siya yung panawagan kay Pangulong Duterte mga kaibigan na wag daw hong padagdagan pa yung pag-import, di ba, importasyon ho ng baboy at wag na rin daw hong pababain kumbaga yung taripa. Alam niya napakaganda ho nito kapag ho nahubaran ho ng maskara dyan ho sa Department of Agriculture kung sino hong mga Herodes na nasa likod ho dito sa overprice na to, kaya pala medyo naghigpit yung mga nag-aalaga ho yung may mga piggery at marami na rin ho kami nakausap dyan ho sa ano, sa parting Bulacan dyan ho sa Quezon Province, lalo na ho dyan sa Bulacan si Mr. Yu, kung di ako nakakamali, Gabby Yu ang pangalan ho, dyan ho sa Tanay Rizal, nung ako'y nasa field abay napakarami na meron ho mga piggery farm ho dyan. Ang problema ho kasi dyan, nire-reklamo lang ng ilang residente ho nila na malapit ho dun sa lugar. Ito, pabati daw ho si Ma'am Tess, ang head daw ho ng Kapitolyo, at si Ma'am Priscilla, head naman ho ng Budget City Hall. Ha? Ay, puro ho budget ho pinag-uusapan dito. Ha? Eh, dito ho sa overprice ito, mga kaibigan. At sa ngayon, hanggang 54 million daw ho ang kilo kumbagi na pwedeng angkatin. Kumbaga, sa loob lang ho yan ng limit o minimum access volume na gustong itaas ng tanggapan ho ng DA o nasa 30 to 40% yung kanilang taripa mga kaibigan. Kung matutuloy daw at ang gusto daw ho ng DA, kumbaga mag-import ng 400 million kilo ng baboy at ibababa daw ho ang taripa doon ho sa 5 to 10% do mga kaibigan, o kumbaga maaaring maging doble ay sinasabing tongpats dyan ho sa DA na maaari daw hong umabot
mula ho dun sa 10 hanggang 15. At napakalaking corruption ho nito, mga kaibigan, dyan ho sa Department of Agriculture. Ang tanong ho dyan, eh sabihin na ho natin, meron hong overprice. Eh ba't hindi ho gumagawa ng aksyon ang tanggapan ng Presidential Anti-Crime Commission? Di ba? Para ho imbestigaan ho to. Sa tanggapan ho ni Greco Bellica. Di ba? At nung last year, di ba meron hong inginuso ho si Greco, di ba, sa palasyo ng Malacanang, tungkol ho dun sa mga mambabata, sa sinasabi, eh dun ho sa overprice, di ba, dun ho sa mga proyekto, eh wala rin naman ho nangyari ho dun eh. Di ba, dun ho sa mga mambabata, sa kagaya ho kay Nene Sato, di ba, kasama ho yan, at dun ho sa unang binanggit ho ng palasyo ho ng Malacanang, ngayon nananawagan ito ho si Ping Lacson, di ba? At sa tanggapan ho ng Presidential Anti-Crime Commission na imbestigahan ay itong tanggapan ho ng Department of Agriculture. Kumbaga, napakabigat na expose o revelasyon ni Ping Lacson, kaya dapat lang daw itong paimbestigahan ng ating Pangulo. E ngayon, kung may katotohanan ho ito, itong in-expose ni Ping Lacson, sabi hindi ho biro. Kumbaga, pahirap to sa ating mga kababayan. Abay, mantaki mo. Nagawang paho nila ng paraan, di ba, kumbagay dun ho sa pag-import importer at naabot ho dun sa 44.64 ang kanilang kita sa bawat kilo. Ha? Eh, sino ho mga opisyal dyan ho sa Department of Agriculture ang nakinabang ho dito? Kumbaga, ilan ho sila? Di ba, na nagbiyak, na nagparte-parte, kung totoo ay itong expose ho ni Ping. Eh, sabi ko nga sa inyo, pagka ho expose at si Ping Lacson ang pag-uusapan ho natin, eh 101%, eh iba ho yung mama. At siya rin ang nag-expose dun ho sa mga congressman, kung familiar sa inyo, na tumatanggap ho ng 30 hanggang 40% ha dun ho sa mga contractor. Ang buhay kayo ho kasi kapag ho kumakandidato ka, halimbawa, isang governor, isang congressman, may mga contractor ho yan. May mga financier ho yan. Sila ho yung gagastos kapag ka ho tumatakbo si mayor. Halimbawa, siya ho gagastos ho ng campaign materials. Natural, kapag ka ho nanalo si mayor, tatanaw ho yan ng utang na loob. Diba? Halimbawa, bibigyan ho ng project. Kaya nga ho yung project na ibinebenta naman ho yan dun ho sa ibang contractor. Halimbawa, meron halagang 30 million ho na project. Ibebenta ho yan, kukuha ho yan ng porsyento dun ho sa isang contractor din. At ang gagawin naman ho dyan, makikipag-bidding ho yan. Yung sinasabing bidding-biddingan, di ba? Magpapatawag ho yan ng bidding, tapos si mayor, ngayon natutunan na ho ni mayor, and then teka, eh kung ganun din lang ho ginagawa ho ng mga contractor na yan, kasi ho dang sino ho nasa likod ho niyan, gagawa na ho yan ng bogus yung company. At kukuha ho yan ng dami at ipapangalan dun ho sa staff ho niya. Kumbaga, malayo ho dun sa kamag-anak para kung sakaling iimbestigahan, hindi ho konektado dun ho sa pamilya ng isang politiko, mga kaibigan. At pasok na ho yung project na yon, di ba? Ngayon, dito ho sa Department of Agriculture, eh napakalaki ho nito at hindi ho biro. Ba'y mantakin nyo? Sa bawat kilo ho ng baboy na ibebenta ho nila, doon ho sa halagang 284 kada kilo, abay, napakalaki na itinataas ho nila. At kung di ako nagkakamali, bilyon ang pinag-uusapan ho dito. At sabi nga ni Ping Lacson, abay, maaari ho silang makalikom ng 4 billion hanggang 6 billion ang pinag-uusapan. Diba? Baboy pa lang pinag-uusapan na dyan ho sa Department of Agriculture. Ngayon, kung totoo, ha, itong expose ho ni Ping Lacson, abay, dapat kumilos na dito ang tanggapan ho ni Greco Bellica at sulatan, magsagawa ho ng investigasyon at malaman kung sino ho'y nasa likod dito ho sa pag-i-import ho ng baboy. At hindi ho biro ho to. Ay, kumbaga, dapat to hindi ho palagpasin ng palasyo ho ng Malacanang. Kumbaga, bigyan ho to ng pansin dahil hindi ho biro, eh kumpara ho dun sa mga ibang, sabi nga nila, eh di, ang problema ho kasi Carex eh. Kapag wala kang padrino sa palasyo ng Malacanang,
yung kakapiranggot lang ho na nanakaw mo, eh minsan eh, yun pa ho yung sumasabit. Adon ho sa investigasyon na yan. Eh, subukan na ho natin kausapin mamaya at baka naman ho mapasagot ho natin. At ang problema ho kasi busy. Si Senador Pampilo Ping Lacson. Oras sa Pilipinas sa 3:30 ng hapon. Ang oras atin sa inyo ng PCSO. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation.